What's up mga idol? Bagong player ng Ginebra, pinakilala na. Ang tanong dito ay kung sino naman kaya ang player na ito. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, huwag mo sana kalimutan mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat, idol. Matapos ang napaganda simula ng Ginebra, biglang bumagsak ang laro nila. Maraming nagsasabi na kaya daw bumagsak ang laro ng mga players ay dahil sa pagkawala ni coach team sa kanila. Dalawang sunod na talo na nga na nakukuha ng Ginebra sa kamayan ng TNT Tropang Giga pati na rin ang Miracle Bolts. At ito pa ay mga tambakan talaga ang score. Ayos lang sana kung tinalo sila ng mga teams na kalayo nila sa standing. Pero ang problema nga dito ay tinalo sila ng mga katabi nila sa standings. Kaya nga nabura na ang chance nila na makapasok sa top 2. Kahit may panalo pa nila ang dalawa na titira laban nila, wala na talaga silang chance sa top 2 at makakuha ng twice to beat advantage. Ang pinakamataas na chance ng Ginebra ay makapasok sa top 3 hanggang 6 at magkakaroon nga ito ng best of 3 series. Pero kapag natalo sila sa mga uli laban nila, ang pinaka-worst na pwede silang bumagsak ay sa top 7 or 8 at magkakaroon sila ng twice to win disadvantage. Depende ito sa quotient system at sa mga results na natitirang laban. Kaya dahil sa pangit at hindi maganda pinapakita ngayon ng Ginebra, mukhang kailangan talaga nila ng isang player na kaya talaga sumalaksak sa ilalim at kayang umiscore talaga. Ayon sa mga source, plano daw kunin ng Ginebra si Sol Mercado dahil free agent naman ito. Mukhang nakakondisyon naman ang katawan ni Mercado dahil lagi naman ito nag-e-exercise. Pero ang problema lang dito ay kung nasa game shape nga ba itong si Mercado dahil matagal siyang hindi napaglaro ng professional basketball. Kaya sa tingin ko, napakalaking sugal ito para sa Ginebra dahil hindi nila alam kung ganun pa rin kagaling si Mercado at kung ganun pa nga ba siya kabilis dahil medyo nagkakaedad na rin ito. Pero kung experience naman ang pag-uusapan, grabe talaga ang experience ng Mercado at sobrang veterano na talaga siya. Maliban pa nga sa pagkakaroon ng napakataas na basketball IQ, sobrang halimaw din talaga ang depensa niya at kahit nga ang mga import noon ay hirap na hirap sa kanya. Kung hindi man makakuha ang Ginebra ng malaking scoring contribution mula kay Sol, at least napakaganda naman ang depensa niya. Kaya sa tingin ko ay maganda naman ang plano ng Ginebra. Pwede naman nilang subukan muna ito bago bigyan ng napakalaking kontrata si Sol. Pwede na siguro kahit bigyan lang muna siya ng kontrata para sa confidence na ito. Kung magandang ipapakita niya, bigyan siya na mas matagal na contract extension. Kung hindi naman, tsaka na lang siya bitawan at mag-focus na lang sana sila sa pag-develop ng mga players nila dahil may mga potential talaga ang ilan sa kanila pero hindi lang sila nabibigyan ng playing time. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin, idol, ano masasabi mo sa plano ng Ginebra? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye-bye!